everyone, guys! Kumusta kayong lahat? Na-miss ko kayo ng sobra-sobra. After a month ng pananahimik na hindi rin ako nagpapakita sa YouTube, finally, nakapag-decide ako na bumalik ulit sa pag-vlog, which is naisip namin na sayang din naman yung pinaghirapan namin noon na it's almost 5 months na paghihirap para lang ma-reach yung goal na ma-monetize dito sa YouTube. Pero parang hindi madali, di ba? Lahat tayo dumanas doon sa matinding paspasan para lang makuha yung watch hours natin tsaka yung subscribers natin. So dumating kasi ako sa point last month, parang nai-stress ako, ang dami kong iniisip. So naisip ko na parang tinatamad na ako, ayoko nang mag-vlog, na wala na akong gana ng humarap tulad nito, wala na akong gana ng humarap sa camera. But finally, nakapag-decision na ako na itutuloy ko yung channel namin kasi sayang din. So anyway guys, today gusto ko lang i-share sa inyo ang good news na after 5 years, finally, makikita ko na rin yung pamilya ko. Especially yung dalawang anak ko na 5 years ko na hindi nayayakap. Diba? So, para sa akin, this is a big deal. The reason why, kung bakit hindi ako nakauwi-uwi ng Pilipinas, it's because nag-process ako dito ng divorce sa UK. Which, kahit na sa Pilipinas ako kinasal, although na nagstay na ako dito sa UK ng more than a year, which is I'm allowed to use the divorce law of UK, pero hindi madaling proseso, guys, which is inabot din siya ng taon, pero it cost a fortune. So more or less ang inabot siguro kasi yung nagastos namin is 2,500 pounds. So, equivalent yan siguro nearly 200,000 sa divorce. Pero hindi yan siya valid sa Pilipinas. Which is, kasal ka pa rin sa Pilipinas, pero pwede kang magpakasal anywhere around the world, wag lang sa Pilipinas. But, yung advantage mo is once na mag-apply ka na ng annulment sa Pilipinas, madali na lang kasi may hawak ka ng divorce. Which is, siguraduhin mo lang na pumirma yung ex mo. So, in my case, luckily, pumirma yung ex ko, which is, we're free. Kasi may asawa na rin siya may sariling anak, so may bago na rin siyang pamilya. So, para na rin sa katahimikan namin, so, pumirma na rin, which is good news. So, nakapag-book na kami, everything is ready. Hinihintay na lang namin yung day ng aming flight, which is, sasabihin ko yung month, pero yung exact date, surprise na lang, di ba? So, nag-book kami ng ticket September, so kasama si Mario. So, finally guys, I can't wait! I can't really, really wait. I am so very, very... You know, that day that Mario already booked the ticket, it seems like, I feel like I'm still dreaming. Do you know what I mean? Like, I can't believe it. Before, I always have a daydreaming. Even it's a daydreaming, I always dreaming that I wish I can go home now to see my family, especially my kids. So I really, really miss them. So without Mario, everything, this is gonna be impossible for me to do it. Because the fact, hindi ako pwedeng umuwi ng Pilipinas na wala. Yung nga, ayoko nung ganun. Kasi mahirap magstay sa Pilipinas na alam mo sa sarili mo na wala ka. Diba? Alam mo yung feeling na wala ka. Tapos, kung ikaw yung nasa abroad, tapos may mangungutang sa'yo, ang bilis mong magpautang. Pero the fact, pag ikaw na yung nangangailangan dun sa Pilipinas, may magbibigay sa'yo. Kahit na mangungutang ka or whatever, babayaran mo with interest, no. Walang ganun. Kaya, mabuti na yung naninigurado ka. So, anyway, dito sa UK kasi, pwede kang mag-file ng divorce as long as nag-more than 1 year ka na dito sa UK. So, allowed ka na na gumamit ng divorce law ng UK. But make sure na pipirma yung ex mo para wala kang trouble by the end of the day.
So, pero hindi rin madali ah. Kasi matagal, medyo matagal-tagal na bago pumirma yung ex ko. So, yung process niya is, yung nabayaran namin is 2,500. That more or less 200,000 pesos in the Philippines. Yung advantage mo lang is once na mag-file ka na ng annulment dun sa Pilipinas, so easy na lang sa'yo. Kumbaga, mabilis na siya ma-approve kasi meron na kayong divorce, and then even though na hindi nga siya allowed sa Philippines, which is married ka pa rin pagdating sa Pilipinas, pero at least may pumirma siya. So wala kang trouble doon, kahit yung wala kang ikitatakot na babalikan kanya or babaliktarin kanya or so whatever. Kahit nabaliktarin na ako, wala naman akong dapat ikitatakot kasi siya may anak na siya, ako wala pa. So di ba? So yun ang laban. So actually I can't really wait na, I wish tomorrow is September already. So, pero nagde-decide pa kami, guys, if yung case kasi, kapag uuwi ako ng Pilipinas and then hindi pa kami nagpakasal, parang 50-50 pa yung fiancé visa. So, we will see. Pero we will go for the decision siguro na magpapakasal muna kami bago kami umuwi. So, this is exciting. This is really exciting. Kasi, tawag nito, yung feeling na ma-fix mo na yung lahat, and then after that, you are free. You are free to go anywhere. Kahit saan gusto mong bakasyon, pwede. Actually, hindi ko talaga ma-explain yung feeling ko. Feeling ko ngayon. Kaya gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung feeling ko ngayon. Yung pakiramdam ko na, yung uwing-uwi na ako, na matagal ko na itong inasam-asam. Hindi lang ako makauwi-uwi. It's because na hindi ko pa mapifix yung visa ko. And gusto ko, bago ako umuwi, yung may kasiguraduhan ka na pwede kang bumalik. So, if magpakasal kami before ako uwi, which means, malaki yung porsyento na makabalik ako kasi babalik ako under spouse visa. So, yun guys. So, hopefully, ma-enjoy nyo yung video na to. Pero, if nabuboard kayo, pasensya na po. Kasi parang, sa tinagal-tagal na hindi na ako nakapag-vlog, feeling ko parang hindi na ako marunong magsalita in front of the camera. Parang ganun. So, sa mga taga Cebu dyan, kung gusto nyo mag-meet up, let us know. Kasi, pagdating namin ng Pilipinas, kinabukasan, mag-i-stay lang kami ng Manila one day, and then after that day, lilipad kami papuntang Cebu. So, i-stay kami ng 1 week sa Cebu, and then after that, imimit na lang namin yung anak ko sa Manila after ng Cebu. So, mag-i-stay kami ng Manila for 8 days. And then, si Mario, babalik siya ng UK kasi 2 weeks lang yung 2 weeks lang yung bakasyon niya. So, ako naman, uuwi doon sa probinsya sa amin while I'm waiting for my bagong visa. So, anyway guys, hindi ko lang alam kung pare-parehas yung law ng every country o sa ibang bansa, ganun din na pwede kang mag-file ng divorce even though nakasal ka sa Pilipinas. Pwede kang gumamit ng divorce law ng kahit saang bansa. So, wala akong idea dyan. But, here in UK, bibigyan ko na kayo ng idea. Yung lahat ng mga Pilipino dito sa UK na gustong mag-file ng divorce, yes, but obviously, mag-prepared lang ng laman ng bulsa kasi kailangan mo ng abogado na magpa-process ng lahat-lahat. Kasi hindi mo na, pag dito ka na file ng divorce, hindi mo na kailangan na mag-attend ka ng hearing-hearing. Kumbaga, yung abogado na lang yung bahala. Kasi connected, may mga connection yung mga abogado dito sa UK, tsaka yung abogado sa Pilipinas, which is sila na yung ipapadala yung letter doon sa ex mo, and then ibabalik din ang ex mo. But it depends kung yung ex mo, kukuha din siya ng abogado. Pag gustong lumaban ng ex mo na ayaw niya, na gusto niya rin mag-petition na ayaw niya mag-divorce, but gagastos din siya. So, depende lahat. So, yun, ang pinapasalamat ko lang is everything is alright, like in a good way. Lahat-lahat yung plano namin parang sumang-ayon sa amin. So that's why super excited na ako na makaapak uli sa lupa ng Pilipinas. Diba? Nakakamiss kasi yung, oh my God, can you imagine that? 5 years, guys, 5 years.
Siguro hindi ko na alam kung ano na yung hitsura ng lugar namin kasi marami nang pinagbago, marami nang mga nadagdag na tao. So yun ang aabang-abangan ko kung ano na yung dadatnan ko pag-uwi ko sa amin. So anyway guys, hanggang dito na lang muna yung usapan natin, and then sa next vlog guys, sasabihin ko sa inyo kung paano ang process ng pagka-apply ng divorce dito sa UK. So pwede na rin kayong magtanong-tanong if sa ibang bansa is ganun din, baka meron yung mga law na pwede kang mag-file ng divorce kung gusto mong maging malaya. So yun, magtanong-tanong para may idea din tayo, diba? So that's all for today guys, and thank you so much sa mga hindi pa po naka-subscribe sa aming channel. Just click the subscribe button and pindutin nyo na rin yung bell para magiging notified kayo every time na may bago kaming upload. Thank you so much guys, and have a nice day. Bye.